Thank you, Yasmin! Ang ganda naman ng pakita ng trailer nila. Oo. Love it! Eto na, Yasmin, anong feeling mo na pagkatapos ni Miss Sharon Cuneta, eh ikaw na ang gumanap bilang Lupe? Ha? Siyempre po, ano, medyo sobrang pressure din. Kasi ang galing talaga ng pagkakaate ni Miss Sharon Cuneta dun sa movie. Pinanood mo yung movie? Pinanood namin yung movie at grabe yung mga scenes niya dun. Saka, grabe nakakilabot mismo yung movie. Tapos, ang ganda-ganda ng storya. Tapos, ginagawa ko talaga yung best ko. Hindi ko naman siya ginagaya totally na every scene niya, acting niya. Pero kasi, etong version namin sa TV, mas pinahaba. Tapos, mas madrama siya kasi mahabang-mahaba talaga siya. So, ayun. So, ginagawa ko talaga lahat ng best ko. Okay. Si JC naman is playing the role of Tonton Gutierrez sa movie. Ano naman ang feeling mo? Pa-feeling ko parang naging kamukha niya bigla si Tonton. Actually, naging kahawik na niya. Hindi, actually, si Kuya Ton, naging daddy ko na rin sa isang show. So, sabi nga, may... Ay, oo nga yung dati. Sa Joyride yun. Oh, oh. Naging mag-daddy, anak niya ako dun eh. So, yun, okay naman. May pressure ka rin bang nararamdaman? Meron. Actually, pag ano, pag may ginagampanan ka na role na nagawa na ng iba, syempre, mas malaki yung pressure sa'yo kasi yung expectations ng tao sa'yo mas mataas na. Na ang gusto nila mas, mas maganda. May comparison na. May comparison. So, yun, pressured ako. Pero, so far, yung ginagawa naman namin, feeling ko okay naman. Pero, hindi naman namin talaga kinokopya yung ginawa talaga dun sa movie. Yung original. Parang iba naman. Oo, kasi, parang version syempre, nila ito. Iba rin po yung director namin eh, si Direct Joel Lamangan din eh. So, syempre, gusto niya, every scene din, iba yung attacks namin. Oo, iba din. Ito naman si Gary. Gary, anong role mo dito? Parang masama ka. Oo, parang kanina. Ano namin, api-api ka doon. Oo, oh, ako yung, I play the role of, ano, Sinto, si, Kajo. Kajo, yung dati si, alam mo, ano? Ganyan talaga, pag nagkakaedad, nakakalimutan ng mga bagay-bagay. Oo, oh, ako yung nagbibigay ng, paghihirap. Kaya, paghihirap ka din? Oo, oh, pahirap ako kay, ano, kay Lupe kaya, dito. Oh my God. Ayun. Goodness. Oo, eto na. Eto na si Tita Gina. Siyempre, nakakita mo, sa set and all that. Ikaw pa naman ang nanay ni Lupe. Kamusta naman sa set si JC tsaka si Yasmin? Sweet ba sila? Kahit sa basurahan, sweet sila eh. Ganyan? So, kahit nasa dumpsite sila? May nakapagsabi sa akin kahapon na nasa gitna sila ng dumpsite, eh, sila daw naglalambingan. Reliable naman yung source. Reliable ko. Ang source mo? Ang palain mo? Hindi nila itong source na ito. Kilala ko si Juliana. Ang ipi namin. Ang ipi namin, si Kuya Otep. Ay, ako yan. Si Otep. Ano pa galing kay Otep? Ay, si Otep, ako, maingat kayo dyan. Oh, plan ang buhok niya. Mrs. Cruz, pag sinabi mong pasan ko ang daigdig, imposible hindi mawawala ang eksenang buhat ni Lupe, ang bale, pasan ni Lupe, ang kanyang ina. Ayan, nakikita natin sa ating manapan. Ayan, at ang classic line na, gutay-gutay na ang katawan ko. Ay, hindi ko maalala eh, pero parang something like that eh. Something like that. Ganun din ba yung emotions? Ganun eh, pero mas ano eh, mas with tears eh. But tears, okay. O kaya naman mga sisi, papapanood muli namin sa inyo itong eksenang ito. Nako, JC, Yasmin, Tita Gina, invite na natin ang lahat na manood ng Pasan Ko Ang Daigdig. So, muna na po ako. Gusto lang po mag-thank you sa lahat ng sumuporta sa Patiba Pintig ng Puso. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Tapos, sana panoorin niyo yung last day namin bukas ng Patiba Pintig ng Puso. Yan. Nakamamaya rin po, sana manood din po kayo kasi paganda ng paganda at maganda po yung ending ng Pintig ng Puso. Saka, starting Monday po, Pasan Ko Ang Daigdig na po ang next po nun. Meron po pala kaming mall tour sa SM Bigutan, Saturday po yun, 5 PM. Thank you po, Dr. Bigabello, Bizarre, Forever, Flawless, Freeway, Bambi Fuentes, Jim Manalo, Paglipay, Manggahal, Mandaluyong City. Love Is All I Need, yung album ko po, nandun pa po sa ano. Tapos, Ate Aya, Direct Joel, hello po. Ate Mau. Hello. Happy birthday, Camille, from Ate Chona. Ayun. Direct Gina! Yes! Mga kaibigan, ang huli kong punta po dito yung para mag-promote kami ng Sinasamba Kita. Yes! Na nagustuhan po ng karamihan at dahil po yan ay sa pinakitang magandang ratings ng Sinasamba. Yun po ay dinirehen ni Joel Lamangan. Ngayon po nagbabalik si Direct Joel Lamangan sa isa na namang obra ni Lino Broca, Ang Pasan Ko Ang Daigdig. At inaasahan po namin
At ina-assure namin kayo na magugustuhan nyo rin po ang sininovelang ito. After day 7, simula na po sa Lunes. Magkita-kita po tayo. Thank you. Thank you. Okay, and our other guests, Gary. Gary, please invite them. So Monday na po. Sino pa ba ang kasama ninyo dito? Mau. Mau? Kasama rin namin dito si Mr. Polo Ravales. At syempre, medyo kompleto naman talaga kami. Talagang nag-focus kay Alex bigla. So Monday na po, panoorin niyo po ang Pasan Ko Ang Daigdig. Kasama po kaming lahat doon. At maraming maramat. Salamat sa sis dahil binigyan niyo kami ng chance na mag-promote dito. Alright. Janine! Kung nag-enjoy kayo din sa movie, eto araw-araw niyo nang may experience ang Pasan Ko Ang Daigdig. Starting Monday. So manood kayo lahat. Alex! Yun na nga po, Monday na po, Pasan Ko Ang Daigdig. Check! Ayun din po sa Monday na, sa Lunes na po, sana po panoorin ninyo. Mark! Monday na po, Pasan Ko Ang Daigdig. Saka, iba? Sabi ni Tuesday din. Saka po, Impostoras, malapit na po magtapos. Abangan nyo sana. Ay, malapit na. Opo. Tapos, manood na rin kayo yung Boys Next Door at SOP lagi. Yan. Friends! Manood po kayo ng Pasan Ko Ang Daigdig. Kung gano'n na po tinangkilik yung nasa sine, sana po mas marami pong manood dito sa TV. Tsaka thank you po sa BNY. Sweet! Manood po kayo ng Pasan Ko Ang Daigdig sa Monday na po. Hi po kay Miss Mouse, family ko kay Sir Ote. Okay. Thank you, Lisa, ating mga guests. Thank you so much. Thank you, Dance Squad. Sa Monday, Pasan Ko Ang Daigdig! Yes, abangan nyo! Ben, thank you sa Ben. Ayan, mga masaya ang Elita after po ng 24 oras. Thank you again. Yes, everybody. Thank you sa Dr. Galayan. Ako, Tomato, thank you SM Megaball Branch by Essence and Bundur Clothing. Thank you! Okay, we'll see you again tomorrow! Stay gaping ng patibak-intig ng puso. Tara, silipin natin yung mga iba. Ilan lang ito sa mga pinakahabang eksena sa pagkatapos ng Patibapintig ng Puso kung saan napahamak si Jenna. Pero alam nyo ba na bukod sa mga eksenang kinukuha, marami pa rang moments dito na talaga namang very memorable sa mga artista. Nangunguna na rito ang magandang samahan na nabuo sa likod ng kamera. Madami kaming bonding moments na yung may mga lokohan, pag natutulog kami sabay-sabay, ibagay sobrang inaan ko. Tapos, lalo na may mga pinapausa si Karen ng mga words. Pag taping, basta lagi kami may mga baon na baon ng food. So, syempre, kanya-kanyang, you know, baon-baon kain, sharing kami ng mga merienda, ng kung ano-ano. Tapos, kwento. Wala nang katapos ang kwentuhan. Pero itong si Karen, kakaiba ang di malilimutang moment. Yung sinugod ko si R.C. Muñoz, hindi niya in-expect na yung sugod ko, sugod talaga, na pati ako tumumbling, ganun. Wala lang, nadala lang siguro sa eksena. Itong si JC, ibinida rin ang unforgettable scene niya. Yung parang sa eksena, nilalatig ko ako ni Senyor, na supposed to be acting lang dapat, kunwari lang na nilalatigo niya ako. Tumama siya twice sa akin, sa likod ko, na totoong yung pangkabayo yung pinangampa sa akin. So, totoo yung inarte ko doon na masakit. Lalong nahasa kasi siguro kahit sinong artist naman eh, basta maisalang na maisalang sa mga eksena na puro drama, puro heavy scenes. Ano naman yan eh, madali kang matututo doon eh. Kumbaga, habang tumatagal, lalo kang gumagaling, lalo mong nai-improve yung mga pagkukulang mo dati. Pero mukhang ang di malilimutan ng marami ang nakakakilig na tambalan nitong sina Jenna at Aldrin na tila nauuwi na sa totohanan. Nakunan pa mismo namin yan. Okay siya as katrabaho, sa off-cam naman, as a friend. Oh, okay naman siya. Wala naman akong masasabi sa kanya. Ang weird nga na parang, naging stronger siguro yung bonding namin. Saka mas naging closer kami ngayon than before. Abangan na lang natin kung happy ending ang kanilang love story sa kwento ng Patibapintig ng Puso. At mapunta na kaya sa kanilang asyenda.
o tuluyan pa rin maghahari ang kasama ni Don Griego. Sa mga sumubaybay ho ng Pintig, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Sa lahat ng mga naging kasamahan ko rito sa production, sa mga artista, sa engineering po, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Gusto kong magpasalamat sa mga fans, sa mga supporters na patuloy na sumusubaybay ng Patiba Pintig ng Puso. And gusto ko mag-thank you sa lahat-lahat talaga. Siyempre, gusto kong magpasalamat, siyempre, sa unang hirit. Kasi day one pa lang nitong Patiba Pintig ng Puso, nagpunta rin kayo at kinuna niyo rin yung behind the scenes. Pati ang last dating day namin, nagpunta rin kayo. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa lahat-lahat ng mga people na nagsuporta. At siyempre po, sana po, abangan niyo po yung bago po, Pasan ko ang day gig. Sana po, supportahan niyo rin po siya tulad ng pagsusuporta niyo sa Patiba Pintig ng Puso. Okay, thank you. Sige, bye-bye. Ingat.